So ngayong gabi ay magtuturo ako ng tamang pag-upload ng Reels. Siyempre, tuturuan ko rin yung sarili ko. Tinuruan ko rin pala yung sarili ko kasi ngayon ko lang ito nalaman. Okay, ano ba ang tamang pag-upload ng Reels? Una, dapat naka-portrait at naka 9x16 size ng video sa tuwing nag-i-edit tayo. So ano ba yung portrait? So portrait guys, kapag kumukuha ko ng video, kunyari binivideohan ko yung sarili ko. So dapat nakatayo yung phone. Naturo ko na to nung una kong video. So dapat nakatayo. Bawal yung nakahiga. At ipapakita ko sa inyo yung kaibahan guys ha. Punta tayo sa pag-edit ko sa InShot. So ngayon guys, punta na tayo sa InShot. Iko-compare natin yung portrait at saka landscape. So ngayon, kukuha tayo ng video ko dito na naka-portrait. So yan, naka-portrait yan guys. So pag naka-portrait siya, pag pinindot ko yung 9x16, sakto-sakto sa rectangle na to yung video ko. Wala na akong imumove dyan. Kasi pag landscape yung video nyo, imumove nyo para magsakto sa rectangle na ito. So ngayon, try natin yung landscape guys ha. Kung bakit hindi pwede na naka-landscape yung pagkuha natin ng video. Kanyari ito, landscape na to siya guys. Pag pinindot ko ito si 916, yun yung kalabasan niya. Gitna lang talaga yung makukuha. So yung gagawin, pag nag-edit ka, para makuha mo, yung ginagawa ko, nagka-crop ako. Tapos, imumove ko pa siya. Para magsakto sa, ang size niya, magsakto sa video reels. So ngayon, i-on ko siya. So marami siyang hindi makukuha sa video. Kaya mas mahalaga na portrait talaga ang pagkuha natin ng video kapag reels ang i-upload natin sa reels. Okay? So number two, maglagay ng hashtag na related sa video para pag nag-search dito sa Facebook, lalabas ang video natin. Hindi ko rin yan alam guys. Wala rin ako, hindi ko rin alam kung anong purpose ng hashtag. So yung hashtag pala, kailangan related siya sa ginagawa nating video para pag nag-search yung tao, kunyari ako, manunood ako ng video na something funny. So pag nag-search ako guys, funny video or nakakatawang video. So pag may hashtag na nakakatawa yung video na ginawa nyo, pag nag-search ako, yung video mo yung lalabas. Parang searchable ang ating video. So kailangan yung hashtag related talaga sa ginagawa nating video. Number three, dapat daw ang i-upload nating video original o sariling gawa para maiwasan ang violation of an original content at dapat walang watermark o logo. So guys, madalas nakikita natin, ako rin dati, nag-upload rin ako ng mga videos ko sa TikTok, dito sa Facebook, kaya pinag-delete ko na yun. So iwasan natin yun guys, para kung gusto natin ma-monetize tayo, yung purpose natin dito sa paggawa natin, sa pag-effort natin ng mga videos, ma-monetize tayo. So, ngayon pa lang dapat, iwasan na natin yung may watermark at saka iwasan natin yung galing sa TikTok. Number 4, nag-save tayo ng video. Dapat naka 1080p para klarado. So, ano ba yun? 1080p. So, ipakapakita ko sa inyo naman guys, yung video ko na gamit ang InShot kung paano ko siya i-save. Let's go. Pindutin natin si 1080p. Tapos save. So number 5. Dapat maglagay ng magandang pamagat. Yun kasi yung mahirap eh. Kahit ako hirap na hirapin ako siya, nag-iisip ako. Ano ba magandang ano, yung parang nakakabighani na title. So syempre mag-isip na lang tayo guys. Yung parang, kasi pag maganda naman talaga yung title, napapaklik naman talaga tayo. Naku-curious talaga agad tayo sa videos na iska natin. Parang ganda nito. Parang, di ba mapapaisip eh. Parang ganda ng title nito. Panoorin ko nga, di ba? So yan yung ano, yung advantages pag maganda yung title. So yan lang guys, hope may natutunan kayo sa video kong ito. So kung mayroon pa kayong mga gustong malalaman, mag-message lang kayo. I try to make tutorial videos. So yan lang guys, God bless us.